Vui có mãi, ô mãi cùng Dios, sầm ai un sayo, ta gan đang lo, mà ngã ca sa la nan co yung pa vi, ai un din sayo, ta gi bik sa ki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, ang universal patron of the Universal Church. Siya din po ang ama ng o maituturing na patron ng Arsidiosesis ng Lipa. At sa kanya natin inihahabilin bilang ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Atin pong ipinagdarasal ang lahat ng mga nagpa-intention ngayong umagang ito. Kasama na ang ating pagbati at pagdarasal para sa lahat ng mga may sakit. Ganon din po para sa intention ni Nanay Lydia Lombera na ngayon ay sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa kawalan natin ng pananampalataya at pagiging matigas ng ating ulo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagbubunyi ka namin,
pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Heso Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako'y naway magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lahi niya'y walang kupas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo, Panginoon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay aking tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya ay iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa mga taga-Roma. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Purihin ang pumat sa kanyang kabutihan, mapalad ang tumataan. Sa templo ng Poong Banal, nagpupuring walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. We welcome all of you to the National Shrine of St. Padre Pio. Paano po nyo nalalaman at masasabi o nasasabi na tunay kayong mahal ng inyong minamahal? Ano ang patunay ninyo na talagang sinasabi ninyo at kumbinsido kayong kayo ay mahal ng inyong minamahal? How do you know that the person you love truly loves you? Ang iba, siguro sinasabi na, ay sapagkat pinapasaya niya ako eh. And that's all. I mean, you do not look for anything more. Ang iba, siguro sinasabi, because he is capable or she is capable of providing my needs. Or she provides or he provides my needs. Ang iba naman siguro sinasabi na, eh kasi inaalagaan niya ako tuwing ako ay may sakit. Well, iba-iba yung criteria natin para sabihin tayo ay tunay na mahal ng ating minamahal. But you know, true love, if it is truly such, go hand in hand with courage. Ang tunay na nagmamahal ay laging kasama ang pagiging matapang. At ang modelo natin yan, sa tunay na pagmamahal na yan ay si San Jose. Ang tunay na nagmamahal ay nagmamahal ng tunay kung kaya niyang tanggapin kahit ang lahat ng pangit sa inyong pagkatao. Pag hindi niya kayang gawin yan, di yan tunay na pagmamahal. At yan ang modelo ni San Jose. Noong matuklasan niya ang kalalagayan ni Maria, dahil siya'y mabuting tao at makadiyos, tinanggap niya ang nakaraan ni Maria na pangit sa tingin ng mga pariseyo at iskriba. Sa dalawang kadahilanan, number one, tunay siyang nagmamahal. At ikalawa, because of his faith. True love goes hand in hand with courage and faith.
Kapag hindi kayang tanggapin ng kaparehan ninyo ang pangit sa inyo at laging sinasabing kaya kamahal dahil sa maganda sa inyo, you have to think about it. Lalo na yung mga kukuha pa lang ng kapareha o naghahanap pa lang ng kapareha sa ngayon. Kapag ka ang gusto lang niyan sa inyo, ay ang lahat ng maganda sa inyo at pagpangit na, ay hindi niya natanggapin, pag-isipan ninyo ang inyong desisyon. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay katulad ni San Jose, na tinatanggap hindi lamang yung maganda sa inyong pagkatao, kundi kahit ang pangit para sa iba o para sa inyo. Ganyan po mga kapatid ang Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos hindi lamang sapagkat tayo'y nilikhang kawangis at katulad niya. We were created by God in His image and likeness. But more than that image and likeness, minahal tayo ng Diyos dahil sa kapangitan natin. At doon niya pinatunayan kung ano at gaano tayo kahalaga sa Kanya. Inialay pa nga niya ang bugtong niyang anak, ang buhay ng bugtong na anak. He offered the life of His Son, our Lord Jesus Christ, to prove His love for each one of us. At tinanggap niya ang ating kapangitan, ang ating kadustaan, at yun ay Kanyang niyakap. Kaya nga, every confession is a testament of God's true love for us. Dahil katulad ni San Jose, kaya niyang mahalin kahit ang pangit sa atin. And that is what true love is all about. It goes hand in hand with courage and faith. At yan ang modelong iniiwan sa atin ngayong umagang ito, hinggil sa tunay na pagmamahal. Bilang Kristiyano, sana'y katulad ni San Jose, kaya nating mahalin hindi lamang ang magaganda at mabubuti at maayos sa ating kapwa. Sana'y kaya din nating mahalin ang lahat ng pangit sa kanila dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa gusto ng ating Panginoon. We all stand and profess our faith. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ito ang handog ng iyong bayan.
tawad mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang maaasahang paglilingkod ni San Jose, sa iyong anak na isinisilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rinawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Niloob mong magpakasal kay mahal na Birheng Mariyang mahal, si San Jose ang maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ang lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiram ay salat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamit ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag
ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po man ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, papatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kuwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kuwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, sa mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ianay ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay.